Luzon, Visayas, Mindanao, at buong mundo. Nako, Diyos ko po, mga kaibigan. Biyernes, thanks God, it's Friday. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo, magandang pa kayo sa umaga. Ano po, ako naman ang inyong guwapong Willie Espiritu ng inyong programang For Your Information. At bago tayo mag-umpisa, ha? Let us pray. Thank you so much, ha, Ma Brother Mara, lagi, ha, araw-araw, 10 times a day. At maraming salamat sa pagbibigay mo ng mga homily sa ating mga kababayan. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you so much, Lord Jesus Christ, and bless us and forgive us in Jesus' name. Amen. Magandang umaga sa yung sa aking napakaganda-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 gan
po ba kayo? Huwag kakaligtaan, ano ho? Mag-likes po, mag-share at mag-subscribe. Ho? Yung pag-share, ha? Eh, ilagay ho natin sa ating mga Facebook, ano? Sa ating mga ano, wall, ha? Ilagay ninyo Broad Stream Cast Communicators na picturing. O, kita na ninyo, parang pelikula, no? Ha? For your information, ha? Willie Espiritu, 8 to 9:30 Monday to Friday. Ho, mga kaibigan, sino yung mag-asawang yun? Magandang maganda. Ha? Maganda pa kayo talaga sa umaga. Oh, Diyos Mariosep, meron tayong ano eh. Meron tayong magandang... Ito, alam mo ninyo, nalito. Nalito yung ating mga kababayan. Eh, what our mamamayan is expecting is that mag-GGCQ na tayo. Oh? Tapos, naging MECQ. Ano ba naman nangyari ngayon? Oh, mga kaibigan, bakit kaya ganun? Oh? Eh, pagkaganyan, nako, Diyos Mariosep. Oh? Pagkaganyan, mahirap yan. Ha? Kinakailangan. Ha? Kinakailangan. Kayo, ha? Kayo. Ha? Huwag kayong tatanga-tanga. Anong nangyari? Granular, hindi pa rin alam, wala pa rin ano, modification kung anong mga patakaran. Ano ba yan? Kayo din. Pagkatanga-tanga ka, madapa ka sana. Tanga-tanga-tanga. Hoy! AITF! Gising! Magandang umaga, Ellen Bamboo. Bambaw. Ha? Vicky, good morning. Carlo Crisologo. Chincha Buste. Ha? Salamat. Alam mo ba ninyo? Ang dami talagang kulang. Ay wag kang
Bukan tanga. Ang tatanga-tanga para hindi nalilito ang mamamayan. Tatanga-tanga. Oh, alam nyo na yan. Ayan. Tanga-tanga. Ayan. Oh, cut muna, cut muna. Tayo magpatuloy sa ating talakayin. Imagine mo what the people are expecting is that, GCQ, tapos biglang MGCQ. Good morning, Aster Elgin Colin. Si Marianito, Brother Mar Agustin na nakikinig din. Maraming salamat, ha. Bawal ho talaga ang tanga. Lalo na sa programang ito, mga kaibigan. Kaya kayo, makikinig kayo sa programa ni Brother Mar, ha? Alas 7 yan, hanggang alas 8. Imaginein mo. Maybe, ha? Maybe, ayaw kayong bigyan ng blessing. Kasi, hindi nyo iniisip yung epekto. Kung GCQ, niluwagan natin ng konti, nabuhay ang industriya ng ating ekonomiya. Ha? May trabaho ang mamamayan. Nag-iingat ngayon si mamamayan dyan sa sinasabi ninyong pandemic. Di ba? Luluwag. Ngayon, baka ma-memorize ng tao kung sino yung mga implementor niyan. Ha? Tapos, pagdating ng Mayo 2022, makalimutan kayo. Ay, Diyos Mariosep. Alam ba ninyo? Ha? Sabi, ayon kay Sara Duterte, ha? Isa lang ang tatakbong Duterte. Gets nyo? Pag katulad yan, nagdeklara na daw, bongo, ha? Munggo, munggo tuloy. Bongo, for President Rodrigo Roa Duterte, for Vice President. Hindi na daw tatakbo ang isang Duterte. Baka hindi na daw tumakbo. Baka. Alam naman ninyo, mahaba pang panahon, pwede pang magbago. Sino pipiliin mo? Tanga o ito? May tanong ho. Sino pipiliin mo? Tanga o idiot? Kita na ninyo? Idiot! Alam mo naman ninyo, madaming lokohan sa pagpasok ng eleksyon . Ha? In any rate, binibilang na lang natin. Ha? Binibilang na lang natin ang araw. Ha? September, may pagkakataon pang mag-isip-isip. Ha? Mag-isip-isip. Ha? Katulad yung yung face-to-face classes, ha? Magpa-pilot testing daw. Pilot? Ano ka? Ha? Piloto? yung mga kindergarten daw ang ite-testing. Yung kindergarten, ipa-pilot testing. Kung uubra. Ay, Diyos Mariosep, makainom muna ng Anvil. Anvil Choco. Napakasarap, no? 3-in-1. 8-in-1, ito mga kaibigan. 8-in-1. Lactose-free, ha? Organic. Kung ayaw ninyo ng kape at gusto ninyong tumikim ng napakasarap ng tsokolate, ito no, Anvil Choco. Ha? Napakasarap. Organic din po ito. Lactose-free. 10-in-1 nga lang. Hindi yung Anvil Coffee, 8-in-1. Kasi masama yung padamihin natin, baka masyado akong tumalino. Higop-higop muna. Alam mo ninyo, minsan kailangan natin, kahit na malungkot ang buhay mo, no? Kinakailangan papasayahin natin yung ating mga manonood. Di ba, Carlo Crisologo? Kung sakaling manalo yan si Senator Bongo,
papayag ba ang mamamayang Pilipino, di ba? Parang maging estado tayo ng China? Kung yun ang ginusto ng mamamayang Pilipino eh. Ha? Kung yun ang ginusto ng Picos. Kaya nga sabi ko sa pambungad ko, ulitin, gusto nyo ba ulitin ko? Di ba sabi ko pag bumoto kayo, bawal! Ha? Bawal ho! Oh, bawal! Bawal yung ano, tatanga-tanga. Diyos Mariosip naman oo. Pagka dakila ka pang tanga, patay tayong bata tayo niyan. Ha? Oh, ayan o, ito ha, ayan ulit. Ulitin natin. Sa darating na eleksyon, 2022. Huwag kang tatanga-tanga, ha? Okay, mamaya na yan. Masyadong natutuwa yung ating mga listener eh. Standby ka lang. Standby ka lang dyan. Tanga talaga. Pagka, nasa tao ho yun eh. Kasi hindi ka naman pinipilit ni Willie Espiritu kung bongo ang gusto mo. Bongo! kung gusto mo, munggo, ano magagawa ko? Gusto mo, Duterte? Siyempre, karapatan ng mamamayan yan. Senator Pacquiao mukhang nag-back out na. May napipintong laban sa December last fight. Pero mahusay yan. Imaginin mo, ha, nirespeto ang bansang Pilipinas sa buong mundo, ha, hindi lang sa Pilipinas, ha? Sa buong mundo nirespeto, ha, ang bansang Pilipinas dahil diyan kay Manny Pacquiao na yan. Tapos, saan ka nakakita na ang daming kaguluhan, ang daming problema ng bansang Pilipinas? Pag lumaban niya si Pacquiao, tigil lahat eh, pati nga akyat bahay eh. Diba? Tumitigil muna. Ha? Mamaya na, sabi nila, mamaya na. O, papanoorin muna nila. Nakakapag-time out yan ng nakaisipan ng taong bayan. Ngayon, kung hindi pa panahon ni Manny Pacquiao, ipagdasal natin na itong taong to 20 taon ha inilagay sa tugatog gambansa mo, ha, oh, respetado. Kaya mamaya topic ko nga eh, paano ba natin paano ba natin tutulungan ang mamamayan at ang ating mga anak, ha, kung paanong maging disiplinado. Importante po yan eh, ha. Meron tayong main event eh. Ang main event natin, ano ba ang mga susi para maproteksyonan ang ating mga overseas Filipino workers? Ikalawa, ha? Bagong panganak pa lang, ho? Kinakailangan natin na mag-isip ng mga proper training. Paano natin paano lalaki ang ating mga supling, ang ating mga anak, mga apo, ha? Na matino, hindi yung tatanga-tanga, ha? Yung disiplina, kasi may mga tao, naniniwala ba kayo? May mga tao na slow learner. Di ba? Kahit ikaw, kahit sino sa atin, mayroong mga taong slow learner eh. Di ba? Mayroong nga tayong mga saltan Tagalog eh. Kunin mo nga yan. Kunin mo nga yung Anvil Choco dyan. Anvil Choco, kuya. Sinabi mo na nga, Anvil Choco kunin. Anvil Choco, kuya. Ito ba yon? Pero nakita niya, nakasulat, Anvil Choco. O, di ba? Yun eh. Ang dami natin. Minsan may taong pinanganak dahil sa kulang ang training ng kanyang magulang. Lumalaki siyang mapagkunwari. Ha? O. Nakakalimutan ng isang tao na mag-respect, rumispeto at respetuhin, ha? Kaya mamaya papag-usapan natin 'yan. Davao Dynasty Munggo
at Duterte. Oh, ayun na. Hindi. Davao Dynasty pag Bongo at Duterte. Hindi po dynasty yan pagka Bongo. Kasi Bongo eh, tapos Duterte. Ang sinasabi po ng dynasty, Duterte, 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 Duterte. Ganon. O kaya, Bongo, 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 Mungo. Ayun. Thanks, ito po. Ito pinapanood ka ng gwapong Willie. Good morning, poging streamer pinapanood ka namin. Pogi. Oh, Millie, Millie Ancheta, good morning. Ha? Sino yan? Apo mo ba yung karga-karga mo na yan? Ha? Oh, good morning po sa inyo lahat. Ha? Bueno, tumalakay muna tayo ng mga... Ngayon, araw ng Biyernes. Ha? Pag araw ng Biyernes, Quiapo Day. Ha? Tingnan ninyo ha, ang magiging mangyayari. Ha? Pagdating ng politika, ha? Yung mga convention, ng mga politika, ha? Yung mga pagpupulong, yung mga pagrarally, meron dyan mga magpapalusot, hindi bawal. Pero, pag magsisimba ka at kakausapin mo si Lord, oh, hahawiin ka ng police. Ayan eh. Oh, oh. Diyan katulad dyan sa Quiapo, nasa labas ka na. Ah, pinagbabawalan ka pa ng police. Hindi mo naman masisim police. Kasi command lang sa kanila yun eh. Oh, eh sabi nga eh, tayong mga mamamayan Pilipino dapat matalino. Kasi bawal po ang tanga. Oh, eh sinabi nga virtual. Virtual muna tayo. Punta lang kayo sa FB. Ha? Panoodin natin ang mga misa. Wag na po muna tayong pumunta sa simbahan. Ha? Kasi alam mo ba ninyo kung bakit nagpupunta ang taong bayan sa simbahan? Parang pamilya yan eh. Halimbawa, nanay at tatay mo, di ba, ang nagpalaki sa'yo. Di ba? Kasama kayo sa isang bahay. Mula nung sanggol ka hanggang tumutubo na yung kaisipan mo, hanggang pinag-aaral ka sa elementarya, high school, hanggang sa kuleyo. Magulang mo ang kasama mo. Di ba? Tapos dadating na yung pagkakataon, nalalandi ka na kung babae ka. Ha? O kaya yung babae, yung lalaki, naghahanap na ng ano, ng aasawahin. O, halimbawa, nag-asawa na. Ha, gumawa ka na ng sarili mong pamilya. Hindi mo ba dadalaw-dalawin kahit na paminsan-minsan o linggo-linggo ang pamilya, ang sarili mong pamilya. Diba? Ganun po yun eh. Ha? Tayo yung nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ha? Kaya, pinalaki at inilagay sa ating isipan, no, na matuto tayong dalawin ang ating Panginoon sa kanyang tahanan. Ano ba, saan ba yung tahanan ng Diyos? Diba? Doon sa simbahan. Ito mga pare, ito po yung mga disipulo. Ito po yung mga saints. Ha? Ito yung nagpapakalat ng mabuting salita ayon sa Biblia. Para magkakaroon ka ng mga pag-iisip na katinuan at nalalayo ka sa kasamaan. Yung tahanan, talagang pinupuntahan yan. Ngayon, pag pumanaw na yung magulang mo, ito ngayon ang tanong. Ha? Ito, tandaan natin, mga kaibigan, ha? Ito ang tanong. Kung namayapa na ang iyong ama o yung iyong ina o yung iyong asawa, ha? O kaya yung iyong anak o yung kamag-anak, maaalala mo pa kaya siyang dalawin sa kanyang puntod? Maaalala natin pagka November 1. Ang tanong eh, maaalala mo ba siya kahit na isang beses sa isang buwan? Yan. Kaya, ang akala mo, marami ka nang nagagawang kabutihan. Pero, meron ka palang nakakalimutan. Ngayon, kung nakalimutan mo na dalawin man lang ang ating Panginoon sa kanyang tahanan, o diba? Ang tanungin mo ngayon yung sarili mo. Kung humihiling ka ng tulong sa Panginoon at kinalimutan ka rin, paano na ngayon yan? Kaya malawak po yan, mga kaibigan. Kaya nga sabi ko sa pambungad,
bawal po ang tatanga-tanga. Ho? Oh, sana naunawa natin. Pero for the meantime, mga kaibigan, para hindi tayo masalanta, baka salbayihin pa tayo kung pupunta tayo sa tahanan ng Panginoon. At ang dali naman sabihin, kung magka-COVID ka. Oh, madali ko kasi marami mga pararaan para magipit ka. So, para maiwasan po natin yan, mag-virtual na lang kayo. Manood po tayo sa Facebook, pag-aralan po natin yan. Ako po, nung una, tatanga-tanga eh. Ngayon, unti-unti, I'm trying my best. Ha? I really trying my best to learn. Ha? Kahit nabusit na sa akin yung asawa ko. Eh, sita, konting kibot. Sita, ito, ano ba to? Ganon. Hindi ko naiintindihan kasi pag matanda ka na, ha, yung pag-aaral nahihirapan. Diba? Ka-Aster Elgin Colin. Pag matanda ka na, yung gusto mong pag-aralan, medyo bumabagal yan. Ha? Hindi katulad ng kabataan. Mabilis na natututo. Kaya nga sabi natin, napaka-importante ng mga ng may edukasyon. O, di ba? Yun. Kaya, yan ha, bawal ho masyadong pupunta sa mga simbahan. Bawal muna daw dalawin si Lord kasi may pandemic. Sana po, yung mga nagbabawal, maalala rin sila ni Lord. Ha? Simple. Katulad nitong NEDA. Ha? Paborable daw sila doon sa sinasabing nung negosyante, ha, na bubble, yung anong bubble gum yata yung gusto nitong palabasin. Kung hindi ka bakunado, hindi ka pwedeng pumasok sa grocery, sa palengke, o sa maraming ano. Ang tanong ni Willie Espiritu at ng For Your Information, bulat-latin mo nga ang diksyonaryo. Ha? Meron ba sa diksyonaryo o sa batas? Sa ligang batas, anumang batas yan. O batas ng kalusugan. Tingnan ninyo. O, pag sinabi ba ng pasyente na ayaw ko, ipagpipilitan ba ng doktor yan? O, kasi walang nagbabawal kung ayaw mong magpabakuna. Etong mga walang yang negosyanteng to, dapat hindi tinatangkilin ka mga produkto nito eh. If I may recall, ang pangalan ng nagsasalta nito, yung conception eh. Ha? Minumungkahi niya yan. Pag hindi ka bakunado at wala kang ID, hindi ka papapasokin sa mall. Hello! Oh, kakahiya ka. Ha? Ichay, hello Kuya Will. Willie, mamadali ako umuwi para makapakinig at mabati ka and family. God bless you always from Bona, Ichay and family. Ay! Mga Bona, Ichay family! Ha, maganda pa kayo sa umaga. Ho? Pero tatandaan ninyo, ha? Ang slogan ng For Your Information, pag gusto, anong sagot? May paraan. Pag ayaw, marami pong dahilan. Ha? Kaya, yung hindi nagbabasa ng batas, ha, at pinagpipilitan yung kanilang gusto lamang, ha, whimsical yan, ha, paglabag yan sa karapatang pantao. Ang tawag dyan, tanga. Oh. Ngayon, tayo, dadaanin tayo niyan dun sa paganyan-ganyan para masasabi nila, may president na. Sige, may president na. Tatandaan din namin na mayroong Mayo 2022. Tatandaan ho namin yan. Pangako! Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. O yan, ha? Tandaan ho ninyo. Pangako yan. Tisintensya namin kayo, ha? Sa darating na Mayo 2022. Kayo lang ang pwedeng nasusunod. Ha? Ano kayo? Siniswerte? Hindi pwede yan.
kung sinabing bawal ang tatanga-tanga, bawal. Ha? Ay, Diyos Mariose po. Oh, ano ba ito? Yan. Oh. Bubble, ah. Bubble gamin mo mukha mo. Good morning, Sunny. Ichai, good morning again, ha. At sana pag natapos itong COVID pandemic, magkita-kita po tayo muli. Bawal pong magsimba. Virtual lang. Baka mabugaw kayo ng pulis. Bawal dumalo kay Lord. Oh. Wag kang tanga! Nako, Diyos Mariose. Tama na muna. Masyado kang ano eh. Ha? O eh, meron pong ano? Meron pong anong tawag mo dito? Yung mga business establishment. Ha? Nagre-reklamo na. Ha? Nagre-reklamo na. Eh, ang laki na daw po ng abono nila sa pagbabayad ng mga pwesto. Hindi na nila malaman. Baka daw pagbubukas nila ng kanilang negosyo, wala na silang customer. Ano ba, maawa na po daw kayo? Ha? Sabi ni Eve Ramos, ha? Good morning, Sir Willie and Madam Mao. Blessed weekend ahead. Blessed weekend and ahead. Po, stay safe to all. Ha? Nakita niyo na ba si Eve Ramos? Nakasexy nga. Ang sarap pang magluto. Hmm? Eh, ang problema natin, marami pong negosyante, ha? Negosyante, hindi na nila malaman makakapagpatuloy pa kaya sila ng pagninegosyo. Pati yung mga tauhan nila, awang-awa na po sila, ha? Eh, hindi naman nila maaruga kasi kung may 10 po sila, hinahati na nga po yung araw eh, ng pagpasok, limang araw sa isang linggo. 5 araw naman yung kalahati. O, Lunes, Martes, Merkules, yung 5. Merkules, Webes, Biyernes, Sabado, yung 5. Ang dami pong nahihirapan. No? Tapos, yung mga durubo, yung mga manufacturer naman, ha? Alam mo ba ninyo hinihiling? Kakapal ng muka eh. Ha? Baka daw pwede silang magtaas ng presyo ng pang-Noche Buena. Kita ninyo, kakapal ng mukha, ano? Talagang, kailan kaya sisingilin ng Diyos ito, mga taong ito? Ha? Hindi ko mawari eh. Ha? Eh, meron pang ibang balita. Diyan daw po sa Pasay, bandang Pasay yata ito, no? Eh, may pumping station. Ha? Alam mo ba ninyo yung pumping station? Eh, lahat ho ng mga tinatapo natin tubig. Ha? Eh, kinakailangan bago pumunta yan sa dagat. Kinakailangan yung dadaan doon sa pumping station para nasasala yung mga basura, para hindi dumarami, para hindi mamatay yung ating mga aquaculture, yung ating mga isda, ano, eh, nasira. Ayan, humingi ngayon ng tulong doon sa MMDA, kinukumpuni nila. Mga kababayan, bawal po ang tanga, ha? Huwag mo itapon yung basura mo kung saan-saan. Ilagay mo yung basura mo sa dapat na sisidlan. Ha? Dahil hindi lamang ang kapwa mo tao ang nasasalanta ng katangahan mo. Oh? Oh, lahat tayo naapektuhan ito katulad ng mga pagbaha. Oh. Eh, imaginin mo, taong buhay, ah, lumusong doon sa pumping station para silipin yung nasira. Eh, panahon pa yata ni Mahoma binili yung machine. Eh, kabaho po nun. Pag angat niyang ganun, eh, nakasanayan na daw niya. Pero,
talaga daw pong ganun eh. Talagang babalot sa iyo yung baho. Oh, imagine mo yaposin mo yung lahat ng basura ng bayan. Oh, kaya tayo po matuto, ha? Kung ayaw nating makamatay o mamatay sa mga bagyo, ano? At hindi tayo makakain ng isdang na lason na baka kayo malason. Oh, ingatan ho natin yung ating mga basura. Wag natin tong gagawin, ano? Sadyang global crisis po dahil sa COVID, pero ang ibang bansa nakakabangon. But ang Pilipinas, almost 2 years na po, until now, hindi makontrol ang virus, mas lumalala pa. Eh, kasi marami nga pong magnanakaw. Ngayon, yun ang ano dyan eh. Ha? Sandy Garing, ha? Good morning po mula dito sa Antipolo. Magandang umaga. Maraming salamat, ha, dyan sa Antipolo, Rizal, at marami tayong listener dyan. Ha? Kayo po, laging mag-iingat. Eh, kung ayaw ninyo na ma-virus, simple lang eh. Wear your face mask. O halimbawa, meron kang tigala na ginagamit na mask yung lalabahan. Eh, bumili ka rin nung medical mask. Lagay mo muna yun, saka mo ipatong yung dilaba na face mask. Eh, bukod sa pollution, meron pong virus eh. Eh, kung hindi ho nagkaroon ng COVID, maraming mamamatay sa TB. Ha? Oh? Eh, buti nga, nagkaroon ng virus. Hindi, marami pa rin hindi nakakaintindi. Oh? Marami pa rin hindi nakakaintindi. Mas mahirap po pumasok sa ospital, lalo na kung siksikan. Naku, Diyos Mariosep, kita ninyo ito nangyayari sa PGH. Eh, tingin ko, hindi lang sa PGH ito nangyayari, ha? 11 doktor, no? Ayaw na nilang mag-renew ng kanilang kontrata para magsilbi dyan sa PGH. Alam mo ninyo, pinakamagaling, ha? Pinakamagandang ospital, supposedly, ang PGH. Kaya lang, sumusuko na nga po yung mga doktor natin, eh. Alam mo ba ninyo kung ba't ko nasabing magaling yung PGH? Like for example, meron tayong mga bagong graduates na doktor. Yung iba, nagtatayo ng kanya-kanyang sariling klinika. Ano, yung iba naman, namamasukan sa mga hospital. Yung mga nakaka-experience na ng mga 2 to 3 years na pagdodoktor, ha? Eh, pumupunta ho yan sa PGH kasi magandang pilot testing yung PGH eh. Alam mo ninyo kung bakit? Ang mga trainer na doktor dyan, grabe, ha? Halimbawa, doktor ka ng panganganak. Ano? Anong tawag natin sa doktor ng panganganak? Di, ano yan? Anong tawag mo dyan? Nasa dulo ng dila ko. Itchay, pakihila nga. Ayan. Ano? Ngayon, pagka nag-training ka dyan sa PGH, matututo ka. Halimbawa, sabi, 5 years ang kontrata mo. Ang PGH, ang pagkakaalam ko, ang PGH ang magsasabi kung kailang ka uuwi o kung kailang ka bibigyan ng day off. Hindi ho yung doktor ang nasusunod. Kaya pag lumabas ka dyan sa PGH, ikaw na ang pinaka-isa sa pinaka-dalubhasa. Kaya marami pong dalubhasa dyan eh. Oh. Kaya, halimbawa, magaling ka sa cancer. Iba po ang training dyan sa PGH. Oh. Eh, pag yung doktor, ha, nagbibitiw na o ayaw nang ituloy yung kanyang kontrata, eh malaking dagok po yun sa pandemya natin. Kasi imagine mo, more than 300 ang pasyente, ha, ng COVID dyan sa PGH, tapos makukulangan ka ng
ng doktor na magagaling. Ha? Kahit sa hospital ho. Ho? Oh, katulad kung halimbawa kung sa Santa Ana Hospital ka o sa Gat Andres Bonifacio ka o kung saan kang galing. Ngayon, halimbawa, ang problema mo, puso, di ba? Ang pinakamagaling dyan, yung perpetual hospital, yung sa Paranaque. Di ba? Oh. Eh, karamihan din dyan. Karamihan din po dyan ang mga doktor nang galing sa PGH. Doon nagpakadalubhasa. Eh, ipagdasal natin yung mga doktor natin, tsaka yung mga medical worker natin, nurses, ah, lahat ng mga nasa hospital, ipagdasal natin na sana lumawak pa yung kanilang pangunawa, ano, para matulungan nila ang ating mga kababayan. Good morning, Hanilet Piñascosas. Nakita ko na rin yung nakaantabay na rin si Hanilet Piñascosas ng Canada. Ano ho? O, eh, mahirap po kasi, ha? Pagka nagkulaan tayo ng doktor, tsaka nurses, eh, di ba, marami nga, gusto na lang mag-abroad. Eh, imaginein mo naman, nagsunog ng kilay ang mga taong yan, makapagtapos lang. Tapos, gusto nilang maging dalubhasang nurse. Gusto silang maging dalubhasang doktor. Oh? Tapos, yung konting maitutulong ng ating pamalaan, eh, maipagkakait pa sa kanila. Hindi nila matikman yung biyayang dapat nilang matamo. Diba? Kaya, tutulungan ho natin sila, mga kaibigan. Ang tumpak na oras. Alas 8:39. O? Oh? O. Oh. Eh, ito namang gobyerno natin, Sandy Garing. Ha, good morning po. Mula sa Antipolo, no? Doon si Ibramos, si Aster Elgin Kulin, ha? Sila, anong pangalan to? Ha? Si Carlo Crisologo, ha? Sila Ellen Bamboo, si Vicky, o yung aking may bahay, oh, si Marianito Brother Agustin, ha, sa inyo pong lahat, ha. Huwag natin kakalimutan magdadasal kasi pagka meron kang Diyos, alaham mo ninyo, nakakaisip ka ng mabuti. Diba, Sunny? Oh, yan ang sinasabi natin. Ichay, ha, at marami pang iba. Sa inyo lahat, ha, sana yung mga wastong kaalaman. Ano? Ngayon, puntahan na natin itong isang usapin na napakahalaga. Ha? Meron po tayong kababayan na nagngangalang Annalyn. Ito eh. Minamaltrato po siya dun sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, ha? Ginawa pa siyang tigabalot ng droga nung kanyang amo. Imaginin mo yon. Tapos, sinasapok, ginugulpi. Oh. Eh, na, ewan ko kung natulungan na to ng ating embahada dyan sa Saudi Arabia eh. Ang tanong ngayon dyan eh, paano nakakakuha ng manggagawa itong amo ni Annalyn? Ano ho? Kasi, minsan yung gobyerno natin, minsan yung mga recruitment agency natin, ha? Minsan yung mga illegal recruiter natin, nagkakaroon sila ng ano eh, ng tawag dito, kalimot kung paano bibigyan ng proteksyon yung kanyang kababayan na bibigyan natin ng trabaho. Eh, whether POEA yan, OWA yan, legitimate license agency o illegal recruiter. Dalawa lang naman ang mga gusto niyan eh. Makapagpaalis ng manggagawa. Oh, kahit ba illegal recruiter yan eh. Ninais niya na matulungan na mabigyan ng magandang hanap buhay. Nga lamang, pagka illegal recruiter, eh dinudugas din yung pinapaalis. Ano? Eh, ganun ang mangyayari, 'di ba? Ano ngayon ang pagkukulang ng POEA, OWA, DOLE
at netong recruitment agency. Ha? May tanong po si Aster Alvin Colin, paano bibilis ang responde ng bansa sa COVID kung ang mismong health department ay bugbog ng kontrobersya? Eh, hindi naman ho sila nabubulabog. Hindi, kita mo, sino po bang, meron po ba tayo nabasa o narinig sa radyo, sa telebisyon, sa dyaryo, sa Facebook? Meron po ba kayo narinig na natuwa kay Francisco Duque? Meron po ba? Si Francisco Duque, tao rin yan. Pero na lang kung punong-puno na yan ng tutuli. May nagpo-protekta sa kanya. Imaginin mo. Isipin mo lang na isinusuka ka ng bayan, pero ang tigas ng mukha mo. Grabe, di ba? Ganun ho ang maaari namang totoo rin yung pagtatanggol ng Pangulo natin kay Francisco Duque na hindi siya kasangkot sa korupsyon. Kasi marami pong usapin . Sa korupsyon, marami pong bagay yan. Chay, ganito yan. Simple. Ako, hindi ako korup. May tiganakaw ako. Paano na yan? Diba? Kaya sabi ko nga, bawal po ang tatanga-tanga. Katulad yung sa OWA, diba? Na sangkot din yan sa korupsyon. Ngayon, yung deputy administrator, yun ang sinasabing sangkot sa anomalya. Kasi kung sasabihin mo, sangkot si Administrator Katdak, sasabihin yan, hindi ako marunong magnakaw. Ngayon, lumalabas ngayon ang tiganakaw niya, itong deputy administrator niya, pumanaw na po. Deligtas na. Marami pong mga pamamarani kasi maaaring kaya namatay inunawa na ng Diyos kaya pinakuha na kay San Pedro. Ngayon, paano natin matutulungan yung ating mga OFW? Sa akin pananaw, kasi matagal po akong nakibaka. Matagal po akong nakibaka. Taas noo. Alam yan ang buong pamilya ko. Ipinaglaban ko po ang karapatan ng mga OFW. Lumabas tayo sa kalsada, nagrarally tayo, nagsasampa tayo ng demanda laban sa POEA, OWA, TESDA, DOLE. Pinaglalaban natin yung karapatan ng mga OFW. Paano? Kasi hindi ho nila siniseryoso yung pagtulong. Katulad ng POEA or the Department of Labor, they are claiming that they are after for the rights of our OFW. Ako, masyado ko nilalawakan ang pag-iisip dyan . Kasi pag sinabi mong you are after for the welfare, ba't puro naman, bakit naman yung bago umalis yung OFW, hindi ka nga makaalis . Diba? Kung hindi ka dadaan sa POA tsaka sa OWA, sa pilitan, sa ayaw at sa gusto mo, dapat magbayad ka sa POEA, magbayad ka ng membership sa OWA. Di ba? After, are you really after for the developer of OFW or after for their payment? Ayun. Isa sa mga tanong yun, Kasi hindi ka magkakaroon ng OEC, bago makalabas ka dyan sa airport, hindi ka makakalabas kung wala kang OEC. Di ba? Babayaran mo yun doon sa POEA. Ngayon, makakalabas ka ba kung hindi ka nagbayad ng membership mo sa OWA? Sasabihin niya, pagka na-disgrasya ka,
saan kami kukuha ng ipantutulong sa inyo? O, tanungin nyo ngayon ng OWA, ilang bilyon na ba pera ng OFW dyan? Nagagamit ba ng tama yan? O, base sa Migrant Workers Act 1842, may mga portions ng amount inilalagay sa ganito para matutulungan mo yung mga OFW. Ang hindi ko nakikita na tamang sistema, ano, binalik na si Arnel Ignacio sa OWA. O, yun si Arnel, mabait na tao yan eh. O, kaibigan ko rin yan eh. Ha? Ang hindi ko mawari kasi dyan, na hindi nagagawa ng sapat na paraan ng POEA, ng DOLE, ng OWA at ng DFA. Yung natutugmang batas para sa OFW. Oh? Kasi, pag pumunta ka sa Saudi, pumunta ka sa Japan, pumunta ka sa Amerika, or any country, may kani-kanila silang batas eh. Katulad rin natin, meron po tayong sariling batas. Ngayon, yung pinadala mong OFW, adaptable ba sa kanya yung batas ng Saudi, ng Singapore, ng Amerika? Yon. Dapat doon tinitignan, doon humahanap ng mga pertaining laws na magkakaroon ng meet halfway to protect our OFWs. Ganon. Katulad nung araw, nung panahon ng kalakasan ng pagpapadala natin ng mga Pilipina entertainer sa Japan. Kaibigan ko yung labor attache doon. Mabait yun. Matinong tao yun. Sino yun? Si Reynaldo Parungaw. Si Ray Parungaw. O, napagtulong-tulungan namin. Naglabas ng panuntunan ng labor office sa Japan, ano, na bawat employer na Hapon, ha, kinakailangan maglagay sila ng $20,000 dito sa bansa natin. Idideposito yan sa bangko natin, $20,000. Ay, yung recruitment naman, 5 million pesos ilalagay yan sa bangko. Non-withdrawable yan, hindi mo pwedeng ma-withdraw yan. Kung sakali, katulad nitong amo nitong Annalyn, nagkaroon ng pagkakamali sa kanyang worker, sinaktan, ginahasa, mabibigyan mo agad ng responde. Bukod doon, meron ding a certain amount of millions, nilalagay ho yan sa DFA kasi may representative tayo ng OFW dyan. Huh? Ano ang sinasabi sa Migrant Workers Act? Bawat embahada dapat may mga abogado. Nasasalba, ito ang i-hire para ipagtanggol ang OFW. Oh. Minsan, nagiging kampante ang gobyerno natin. Napapabayaan po yung OFW natin. Hi, sabi ni Days Leander. Good AM, Ading. I'm watching. I love you, Days. Thank you for watching. Ganun mo ang pwede natin panalba sa ating mga OFW eh. Oh? Hindi pwedeng pinadala mo lang yan. Ang problema mo, meron, sa Japan lang meron $20,000 na nakadeposito dito at yung recruitment agency nakapagdeposito rin yan sa banko natin. Ang tawag po dyan, escrow ban. Hindi po yan pwedeng galawin ng kahit na sino. Ang pwede lang makagalaw dyan, yung pananagutan na ibabayad sa OFW na nasalbay kung saan ng bansa siya napunta, hindi na impose sa ibang bansa yan. O. Pangalawa, meron tayong tinatawag na PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Ano po ang nilalaman ng Pre-Departure Orientation Seminar? dito sa Pilipinas, one day nga lang inaatin na niya ng mga manggagawa nating OFW. Dito, ipapaliwanag mo ano ang batas. Like for example, ano ang batas ng Saudi Arabia? Sa Saudi Arabia, pinagbabawal
ang religious group, magtitipong-tipong ka, pwede kang makulong. Pangalawa, ang kultura ng Saudi Arabia, bawal kang magsuot ng pek-pek short. Oh. Diba? May mga ano eh. Tanggapin natin, ha? Ito bawal, ito ang pwede. Anong ugali ng Pilipino? Mainit eh. Magpapanty na lang ako. Mainit, magso-short pants na lang ako. Hindi pa nasiyan doon sa hanggang tuhod yung short pants. Bibili pa yan, magbabaon pa yan papuntang Saudi Arabia. Nung kiki short, tingnan ninyo ang Saudi. Ang mga babae doon, balot na balot. No, ito lang nakikita mo. Kaya yung mga Arabo, kokonti ho sila eh. Hindi nila alam kung ano itsura nung aasawahin nila. May dota pa yan. Muslim yan eh, di ba? Ibig sabihin, balutin mo. Ha? Yung katawan mo at huwag mong ipakita. Malalim ho, malalim po yung batas na yan. Yung Filipino worker mo, nagsuot ng pek-pek short, tapos naglilinis ng sala o ng kusina, tutuwad-tuwad pa. Nakita ngayon ng malupit na amo. Ano ngayon ang nangyari? Nakita yung kasingit-singitan. Nagka-interest ngayon yung himudin niya ng Saudi Arabia. Ang nagyakag, naghahasain siya. Pero sa Pilipina natin, wala sa kanya yon. Kasi uso eh. Diba? Kung nagsuot ka ng saya, kahit wala kang panty, kahit magtutuwad ka, makikita ba? Kung nagsuot ka ng pek-pek short, kahit na nakapanty ka, kita nga singit mo eh. Minsan, pagka tumagilid na yan, kita pa butas eh. Yun po yung mga pagkakamali. Paano ngayon isasalba yung Pilipino? So, napaka-importante po ng pre-departure orientation. Pero ang tanong eh, sapat ba yung isang araw na pagkukundak natin ng pre-departure orientation seminar? Yan, di ba mga kaibigan? Ang tumpak na oras, alas 8:55. Kaya dapat pinag-aaralan mabuti ito. Dapat, hindi lamang sa gobyerno nakalagay ang pre-departure orientation seminar. At hindi mo pwedeng ibigay sa grupo ng mga recruiter. Kasi pagka sa recruiter mo binigay yan, shortcutin yan. Katulad yung sinasabi ng TESDA. Dapat, pag nagpapunta ka ng Chimay doon sa ibang bansa, tanungin ng recruiter, ano bang kailangan mong house helper, diba? Cook, babysitter, kinakailangan alam ng mga recruiter yan. Ngayon, padaanin mo yan sa test na sino-shortcut pa rin yan ng mga recruiters natin. Ngayon, pumasok si Juana de la Cruz bilang domestic helper. Pagdating niya doon, hindi niya alam kung paano gamitin yung washing machine. Nakita na niya yung kesame, may agi, hindi niya pa nawawalisan. Meron pong proper training na binibigay ang test na dyan. Ang tawag po doon, dom work. Ngayon, sino-shortcut po yan ng mga recruiter, ha? Ng mga illegal worker at legitimate agency. Huwag na kayo magkipagbulan sa akin, baka pagsasampalin ko kayong mga gago kayo, ha? Kilala ko kayong lahat. Bakit ikaw naman Pilipino-Pilipina na gusto mong mag-domestic helper, bakit gusto mong umalis ng madalian? Kaya napapahama ka eh. Dumaan ka sa proper training. Hindi yung pupunta ka doon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ngayon, ginulpi ka, sinunganga ka, pinlansya ka, iiyak-iyak ka. Binigyan mo pa ng sakit ng ulo katawan mo, binigyan mo pa ng sakit ng ulo gobyerno mo. Yun po yung dapat pinag-aaralan natin. Hindi eh. Lahat ko, sino-shortcut. Tatawag pa yung mga recruiter niya sa congressman, ganito.
papatulong. Oh, sabi ni Aster, malapit na ang eleksyon. Isipin nyo ang nangyari kay FPJ na nasiro noon. Ibig bang sabihin ang ganyang kaso ay mauulit pa? Sasagutin ko yan ka-Aster. Napakagandang tanong yan. Oh, yun ho ha. Ang dapat pag-aralan, pagtuunan ng POEA o WADFA DOLE. Ah, kasi naman kayo, mga sobra din kayo eh. May migrant workers, kayo din ang lumalabag eh. Bakit? Yung nilalaman ng Migrant Workers Act, basta favorable sa mga license agency, hindi pinapatupad ng POEA. Oh, kahit na yung uwang yan, kahit ang DFA na yan. Pero pag favorable sa kanila, ipinasusunod. Oh, nag-away kami nila Jinggoy Estrada dyan at ng mga Recruitment Agency Association. Oh. Ayaw nilang sundin eh, yung Migrant Workers Act. Ito po yung Biblia ng ating mga OFW para sa mga POEA, DOLE, OWA yan. At sa worker at sa recruiter. O, ba't ayaw nyo sundin? Binibintangan mo kami ng Willie Espiritu. Mga gago kayo, sira ulo kayo. Noong nakikibaka ko, kita ninyo, noong tinigilan ko yan, tumigil ako sa pagtulong. Ano nangyari sa inyo? Dolubyo. Bakit? Pag nakikipaglaban kayo, yung katotohanan. O, naglakad to mga recruitment agency sa Senado, sa Kongreso. Sabi ko, until hindi nyo sinusunod ang Migrant Workers Act, lulubog ang deployment. Kita ninyo, nawala ang deployment ng Japan. Nagkahirap-harap ang deployment sa ibang bansa. Kung di ba namang gagot kalahat itong mga license agency na to. Sabi ko, huwag kayo makikiayon sa gobyerno. Ako lumalaban. Ito mga agency, sinuportahan pa yung gobyerno. Iniwanan ko sila. Ngayon, anong ginawa sa inyo ng gobyerno? Inagawan kayo ng deployment. Ikaw, POEA. Ikaw, DOLE. Ikaw, OWA. Ikaw, DFA. Magdebate tayo sa kahit saan pora. Yung direct hiring, nilalabag ng POEA yan. Sinabi ko sa mga recruitment agency, pag hindi ninyo tinuunan ang pansin yan, later on yan ang kalaban ninyo. Ang sinasabi sa direct hiring, ang pwedeng mag-direct hire, yung mga empleyado natin sa embahada, yun lang. Halimbawa, ambassador, consul, OWA official, they can hire their own domestic helper or driver, whatever workers they like. Hindi na sila dadaan sa recruitment agency, sa POEA. Anong ginawa nitong POEA na to? Nakipag-tie up do sa JICA, sa mga malalaking asosasyon sa iba't ibang bansa. Bakit? Gobyerno ba yan? Dumami ngayon ang deployment. May palusot din ang ginagawa itong POEA. Ano nangyari? Nung wala nang trabaho doon, napabayaan na. Di sakit ng ulo ng gobyerno at ng mga pamilyang OFW. Kasi itong mga gagong mga agency na to, nagmamatali-matalinuhan, kulang naman sa kaalaman. Nung hinuhulma yung Migrant Workers na Act na yan, nakatuon ako dyan. Tanungin nyo sila, sino author ng Migrant Workers Act 8042? Hindi nila alam. Ang author niyan, Congressman Lopez. Kita na ninyo. Binaybay ko yan. Ngayon, hinaharang nila. Ako lalaban, kakampi sa gobyerno, tapos habang kumakampi sila dahil mabigat akong kalaban, kakalabitin ng agency, bigyan mo naman ako ng license agency. Ganito. Nagkaroon ng mga license agency yung wala. Tinake advantage yung laban ko para magkaroon sila ng agency. ngayon, napapakinabangan nyo ba yung agency ninyo? Niluwaan kayo ng pera dyan.
Yan, yan o, yung mga kademonyohan na nangyayari dyan eh. Kaya, yung focus on how we can help our OFW, malabnaw mga kaibigan. Kaya nga sabi ko sa inyo, bawal ang tatanga-tanga, mga Judas Iscariote kayo. Oh, may paraan ako dyan, mababago ko pa rin yan, akala ninyo kung paano. Dahan-dahan lang yan. Oh, sabi nga ni Aster eh, kailangan pinag-aaralan yan. O, eh bakit ba nakilala si Willie Espiritu? O, kaya ako nakilala dahil maka-OFW ako. O, meron akong programa noon eh. Okay ka, Willie. O, okay ka, Willie. Anong ibig sabihin ng okay ka, Willie? OFW. O, kita na ninyo? Pag-aralan ninyo. O, okay ka, Willie. Oh. Ayan, kaya dyan ako nakilala. Oh. Ngayon, sabi ko, oh, paano ko paninindigan? Eh, Diyos Mariosep, ginawa ko, eh, ang talo sa akin ng gobyerno, nasa media ko. Lahat ng ginagawa ko, ini-expose ko sa dyaryo, sa radyo, sa TV. Oh. Paano mong poproteksyonan katulad ni Hanilet Piñas Cosas o sino mang nasa ibang bansa? Sabihin nyo nga. Yung Canada, napakagandang halimbawa yan. Sa Canada kasi, kailangan identify ng gobyerno natin ano-ano bang bansa ang magagandang padalahan. Doon yung ipadala ang mga mamamayang Pilipino. At ang ipapadala ninyo doon, yung kayang sumunod sa tamang proseso. Hindi yung kahit ibigay sa inyo ang kepyas niyan, ha? At pati pera niyan, basta mapadala lang sa kanila, wag ho ganun. Buuin natin ang kanilang skills. Padaanin niyo sila sa proseso. O, katulad ni Hanilet Piñas Cosas. Nakapagkuleyo yan. Alam niya. Alam niya yung trabaho niya. Alam din niya yung kumpanyang pupuntahan niya doon. Kaya may pagtatanggol niya yung buhay niya. Pangalawa, ang Canada, pagka maganda performance mo doon, maganda ang pagkakakilala sa'yo ng iyong employer, nako-convert ang visa. Oh. Later on, mapapadala mo pati pamilya mo sa Canada. Oh. Diba? Sa Saudi. Pati nga lalaki doon, ginagahasa eh. Oh. Basta tisoy, huwag kayong pupunta ng Saudi Arabia. Pag-iinteresan niya mga puwet ninyo. Eh, yan ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan eh. Kaya kinakailangan, huwag kayong tatanga-tanga. Sa pagpili pa lang ng presidente, eh pag tatanga-tanga ka, anako Diyos Mariosep. Oh. Kaya ako, mga sinumpa ko dyan, yung dating Labor Secretary Maria Nieves Compisor, yan, anako Diyos Mariosep, kasumpa-sumpa yan. Lahat ng demanda inabot sa akin yan. Tinawagan pa ako ni Ruben Torres noon, yung Executive Secretary ni Fidel Ramos. Sabi niya, punta ka dito sa Malacanang, aalisin na yun si Secretary Nieves Compisor. Sabi ko, hindi. Nakaabang kami dito. Nakamonitor kami. Pag tinanggal ninyo yan, makakapitong senador kayo. O. Diba? 12 senators ang i-elect. O. Tinanggal, nakapito sila. Sabi ko, 5 lang kayong makukuha yung senatorial. Maniwala kayo. O. Tinanggal. Pinangako ko, 7 makukuha nila. Nagawa ko po yan. Ganyan po tayo. Kaya tayo nakilala sa himpapawid. Respetado tayo. Bakit ko nasabing respetado ako? Marami pong nabuisit sa akin. Maraming natuwa sa akin. Oh. Pero ipinamukha ko sa kanila, meron po akong liderato. Meron po akong prinsipyo. Oh. Sabi nila, hindi ka naman media man, mga gago kayo, ulol. O, saksak mo sa baga mo, hunggoy ka. Anong hindi lihitin mo? Sino ang pinakalihitin mong chismoso? Si Willie Espiritu. Pagka nagbabalita ka, kinakailangan lihitin mo ka. O, membro ko ng KBP. O, pinatunayan ko, ha, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. 4 na beses akong naging direktor ng National Press Club, number 1 prestigious club ng mga
mamamahayag sa buong Pilipinas na ngayon ay sinalaula na. Oh, 4 na taon. Gusto niyo ng preba? Pumunta kayo sa National Press Club. Bago kayo pumanik ng elevator, meron doon marker. Tingnan ninyo, naandun ang pangalan, nakaukit ang pangalan ni Willie Espiritu. Ha? Oh, golden boy tayo eh. Oh, panahon na nag 50 years ang National Press Club. Eh kahit na yung National Press Club nung araw, hindi nga nila alam kung pagka nagpapasaka ng batas, kinakailangan may resolution eh. Ako rin nagturo sa kanila. Oh. May preba, lihiti mo. Oh. Nagdaan po tayo sa pagiging photographer, sports writer, national issues, naging radio commentator tayo, naging TV commentator tayo, naging, hanggang ngayon, nakita ninyo, nasa Facebook na ako. Oh. Sino mag-e-edit ng sinasabi sa dyaryo? Kami po na naandito, aktual. Oh. Kaya yung mga nagyayabang sa gobyerno, mag-isip-isip kayo. Oh. Eh, sabi, ang lakas ng influencer mo. Eh, kung malakas ang influensya ko, problema na nila yon. Ano, basta ako naniniwala ko, maraming nagmamahal sa akin sa himpapawid, katulad nila Days Leander, o Aster Esto, Aster Algin Colin, at marami pang iba. Magtsatsagabang manood sa akin niya kung hindi sila naniniwala sa sinasabi ko. Oh, bigyan natin ng reaksyon ng sinasabi. Malapit na ang eleksyon. Isipin ninyo ang nangyari kay FPJ. Nasiro siya noon. Ibig bang sabihin ang ganyang kaso ay mauulit pa? Di ba? Ano, sino nga 'yon ang press ng presidente ng NPC? Tiga People's Tonight po ang Tiga People's Journal. Oh, pag nakakita kayo ng kalbong ganyan, 'yon na. Sandali ah. Gusto ko lang matumbok 'tong tanong ni Aster Elgin Colin. Oh, maaari ba na mangyari? Maaari. Bakit? Kasi mayroon pong mga napapabalita, no? May napapabalita ah. Oh. Isang sangay ng gobyerno ang pangalan nito, umano'y Elcac. Elcac, ha? Ito pinagdududahan ng marami. Isa na ako sa nagdududa. Oh. Di ba namimigay ang gobyerno ng ayuda? Hmm. Merong umiikot sa mga barabarangay, kinukuha yung master list ng mga nabiyayaan ng ayuda. At sinisigurado nila sa mga barangay chairman kung ito'y mga botante. Ang kinukuha daw dyan umano'y 30% nung list of voters ng bawat barangay. Oh. Yung 30% na yun, hindi mo alam, hindi ko rin alam kung saan dadalahin. At gusto kong malaman, ano ang karapatan ng Elcac para kalapin yung 30%. Oh. Eh, meron ding umuugong na ang bumili at nagbenta ng picos machine at papel na gagamitin sa halalan ay mga kaalyado ng gobyerno. O, nagkahulmahan daw yan umano. O. Ngayon, ang duda ngayon dyan, insertion. O, insertion. Ayun, naalala ko na, Daisy, si Paul Gutierrez, ang presidente ng National Press Club. O. Yan. Eh, kung nagka-insertion ng 30%, landslide na. Pangalawa, ang election po, pinag-uusapan po dyan yung may pera. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang election, dapat mangyari dyan, yung kagaya ng election na nagganap nung panahon ni ERAP. Kasi nung panahon ni ERAP, dinaya pa yan, ng 5%, maanghang na maanghang si ERAP nung mga panahon na yon. Hindi pa kasi nabubuko ng Pilipino. Oh. 'Di ba? Denayo pa daw di umano ng 5 million yan sa ERAP.
nanalo pa ng 7 hanggang 10 million si ERAP. Bakit? Naniniwala maraming sambayanan na maaaring maging daan na para gumanda ang buhay ng Pilipino. Kasi maganda yung slogan ni ERAP noon eh. ERAP para sa mahirap. Oh. Kaya ngayon tumulong ngayon kay ERAP, lahat nagka-ERAP-ERAP. Oh. Ngayon, kung ang mangyayaring eleksyon, yung kagaya ng panahon ni ERAP, mananalo yung kandidatong kalaban ng gobyerno ngayon. Pero kung hindi magkakawasto-wasto ang isip at hindi naging tanga-tanga ang mamamayan, mananalo pa rin ang administrasyon. Kaya matibay na sinasabi nga eh, sisiruhin namin kayo, di ba? O may mga pananalita ngayon din ng gobyerno, di ba? O, ngayon, pag siniro, nanalo ang administrasyon, tuloy-tuloy pa rin yung mga problema natin. Pero hindi ko sinasabing huwag ninyong iboboto si Duterte, ha? Pag-aralan natin, nakakabuti bang presidente si Rodrigo Roa Duterte? Nakakabuti ba sa atin? Kayo ho ang mag-iisip niyan. Hindi ho si Willie Espiritu. Ako, itinatama ko lang. Magkaroon kayo ng eye-opener. Magkaroon kayo ng idea. Isipin ninyo. Si Duterte ay isang batikang abogado. Naging piskal pa yan. Diba? Nagulat nga ako eh. Dapat kasi pagka ikaw ay dati kang magaling na abogado, piskal, alam mo batas. Pero masama yung iniikot ang batas. Diba? Katulad nitong kinaiinisan kong bawal kang pumasok sa mall kung wala kang ID na nakapagbakuna ka. Saan batas meron yan? Tapos, paiiralin at ipopropose ng mga negosyante. Ito, ang twisting ng yan ay, nangyari na, pwede na eh. Naging president na. Yan. Yan ang tirada dyan sa mga batas. Pag niyakap ng mga gago at tatanga-tanga, ha, magiging president yan. Maniwala kayo. Ngayon, kandidato ko, halimbawa, si Isko Moreno. Halimbawa lang ho, mga kaibigan, ha. Halimbawa, ang kandidato ko, si Isko Moreno, ikaw ng botante, hindi mo binantayan yung boto mo. Naipamigay na ni chairman yung pangalan mo. Certain LCAC yan, ha. Nangalap daw yan. Kinuha yung 30%. Hindi ka pa bumoboto, yung boto mo nakapasok na sa insertion. Paano ka na ngayon? Ngayon, ang kontrabarata dyan, 30% may natitira pa ng 70% na boto, di ba? Itong 70% na ito, kinakailangan well-vers ang isip ninyo. Paano ninyong ipapanalo si Isko Moreno? Ganon, babantayan ninyo ang balota ninyo dyan. Ngayon, naandyan si COVID pandemic. Bawal pumasok sa presinto ang watcher. Das na. Kaya marami pong pag-iingat na dapat gawain sa darating na eleksyon. Kape muna tayo, mga kaibigan. Muntik pa tumulo yung laway ko. Anvil Choco. Organic. Lactose free. Anvil Coffee. Ayan. Anvil Choco. Anvil Coffee. Napakasarap, mga kaibigan. Ha? Huwag niyong kakalimutan. September 21, ha? Anibersaryo namin. Kayong mga panatikong manunood, kasali po kayo. Pinipili po ng aming committee sino yung mga diehard viewer ng Broad Stream Cast. Ha? Sino yung mga diehard work? Anong program? Meron kasi kami mga musical variety and so on and so forth. Iba-ibang programa ng BSD, ng Broad Stream kasi. Alam na mo-monitor yan ang committee namin. Sino yung mga panatikong nanonood? Meron kayo matatanggap. Yan mga surprise.
may matatanggap kayong award. Meron din kaming parapol. September 24 yan. At 21. Araw ng Martes. Malapit-lapit na. Dalawang linggo na lang yata. Less than 2 weeks. Oh. O kaya, antabayanan po ninyo. Ang tumpak na oras, alas 9.17. Oh. Kaya, dyan sa mga OFW, ang panawagan ko, nauunawaan ko po ang kahirapan ninyo. Mga kaibigan, let us talk our neighbors na gustong mag-OFW. Turuan natin, educate po natin sila. Huwag silang papasok sa isang bagay na hindi nila pinerpek. Even na hindi mo maperpek, naka 80% ka, nakakasigurado ka na hindi ka masasalaula. Bakit? Alam mo ninyo, mahirap ang buhay ng OFW. Kumpara mo sa mga entertainer bound for Japan. Kasi yung mga entertainer bound for Japan nung araw, may bahay. Ang magkakasama yung mga entertainer lang. May sarili silang apartment. Kahit tumitable, may sarili silang apartment. Safe ang buhay nila. Number 2, safe ang bansang Hapon. Etong Saudi Arabia, Singapore, Hong Kong, and other countries. Saan ho natutulog yung mga domestic helper natin? Sa bahay ng amo. Diba? O ano ang kadilakaduhan yan? Ano yung danger? Kasama mo, di bali kung matatapat ka sa matinong employer, kasama mo yung employer mo. Any moment, pwede kang ikulong. Any moment, pwede kang pagmalupitan. Any moment, pwede kang gahasain. Kaya kinakailangan, yung proper training, halimbawa, domestic helper, magdaan ka doon sa sinasabing dorm work training. Saluluhin mo yung mga hindi mo naiintindihan doon sa trabaho. Kasi iba ang Pilipino eh. Hindi tayo kagaya ng mga Taiwanese, yung mga ibang country. Pag sinabi mong cleaner lang ang trabaho niya, kahit na alam niya magluto, hindi mo mapagluluto yan. Eh, ang Pilipino, iba eh, napakabait natin eh. Oh, domestic helper, maglilinis lang ng bahay. Pati pagluluto, ginagawa. Pati pag-babysitter, ginagawa. Pati yung pag-aalaga sa matatanda, ginagawa. Hindi naman nila kontrata yun. Oh. Diba? Oh. Hindi katulad nung nagtatrabaho ko sa Canada, na napoproteksyonan mo. Imagine mo, si Hanilet Peñas Cosas, nung araw yan, yan ang pinakamakunat sa mga magkakapatid. Ang hirap utangan yan. Pero napakaganda ng kanyang idea. Marunong mag-ipon yan. Oh. Imagine mo, in less than 2 years or more than 2 years, meron siyang sariling sasakyan, brand new, doon sa Canada. Oh. Siya nagdadrive, binili niya, personal niya. Oh, imagine mo. Malapit na, 16, ang alam ko, aalis na yung mga anak niya, papunta doon. Ganyan, kinakailangan. Ito ho, pag-aralan mo ano yung legitimacy ng pagpunta mo doon. Oh, domestic helper ka, maglilinis ka ng bahay, titiwa-tiwang-wang ka, pinakikita mo yung wet po mo. O di, kahit na hindi mo iniinganyo, ang feeling nung mga manyakes doon sa Saudi Arabia, pinakikita mo yung wet po mo. Buti na lang, doon ka binabanatan doon sa mga nare-rape. Buti sila, doon sila binabanatan. Mga lalaki sa Saudi, pagka nagka-boyfriend kayo ng taga-Saudi, amuyin ninyo mabuti. Ha? Nagpapanggap na lalaki. Yung pala nagpapapwet. Nagpapapwet pala sa Saudi. Oh. Ako Diyos, John, bawal. Delikado mga tisoy dyan. Oh. Ang hirap kasi ang babae doon. Bakit nagagawa ng mga Arabo yan? Sa Japan, mayroong lugar dyan. Ayaw nila mag-asawa ng mga kapwa nila Hapon. Bakit? Kasi pag nakipaghiwalay yung Haponesa,
conjugal property. Sa Pilipinas, may conjugal property. Mayayabang ang Pilipina. Ha? Wala, ano, hiwalay. Walang conjugal ang pinag-u... Pride ang pinag-aaralan ng Pilipina. O, doon conjugal eh. O, yung mga maraming Hapon. Hindi sila bakla, pero ang gusto nilang i-sex yung mga bakla. O, punta kayo sa Kobe, tsaka sa Osaka. Maraming ganyan. Hindi bakla. Pero ang gusto nilang ka-sex, kapwa nila lalaki. Bakit? Wala daw silang responsibilidad. Hindi ho na aagaw yung kanilang kayamanan. O, yun lang ang simpleng dahilan. Eh, may butas din daw naman yung lalaki. Nga lamang, puwet. Kaya, sinasabi ko sa inyo, ha? Bawal po ang tanga. Ha? Bawal na bawal po. O, kaya kayo, pag, yung mga Hapon, nag-i-enjoy na yan. Eh, sabi nila, yung mga babae daw, kumakain ng ari ng lalaki. O yung bakla din, kumakain din daw ng ari ng lalaki. Diba? O yung may Pilipina daw, bukod dun sa kanila, nagpapaurin din daw sa wet po. Eh, yung mga lalaki, may wet po rin daw. O, nag-i-enjoy. Hindi. Tapos, ang maganda sa Hapon, diretsong nagbabayad. O. Kaya, yung mga may asawa sa na nasa Saudi, titignan niyo mabuti ha, baka mamaya